Hello po, kamusta mga kabarya? Welcome to my channel. Kung bago pa, please don't forget to subscribe. Para sa mga nagtatanong kung magkano talaga ang value ng commemorative coin na ito na Antonio Luna, panoorin niyo po ang video. Mag-comment na din po para sa chance na manalo ng 100 GCash. Kung nais nyo manalo ng 100 GCash, comment na rin po kayo. Baka isa ka na sana nalo ng 100 GCash. Ang mga nabunot ko na po ay sina Sir Eddie Romero, Menchi Barrera, Erica TikToker, Felix Paghubasan, at Michelle Antipolo. Mamaya po bubunot po ulit tayo ng isa pang mananalo ng GCash. Kaya tapusin niyo po ang video, mag-comment na din po. Balik po tayo dito sa 10 peso coin na Antonio Luna. Ito po, nabili ko po ito kay Sir Arjun. Pinag-usapan po namin kung magkano. Pumayag naman po siya. May slight error po kasi ito. Slight error. Ang gusto niya, 1,000. Sabi ko, 500 lang yung kaya ko. Binili ko naman siya ng 500. 500 plus shipping fee. Pero ngayon po, since nandito na ako sa Pilipinas, kaya ako po ito binili kasi nasa Hong Kong pa ako, baka hindi ako makahanap nito, mawala na sa sirkulasyon, maubusan ako, kaya binili ko na din. Pero ngayon, nandito na ako sa Pilipinas, madami palang nagsisirculate na ganito. Kaya hindi na po ako bibili. Ayan po yung iba ko pang Antonio Luna. Apat po ito. Meron pa po sa taas. Hindi ko lang mahanap. Kasi ang dami kong mga coins na kalat-kalat. Nasa atin po kung magkano natin ang gusto nating presyo sa ating coin. Nasa atin po kung magkano ang gusto nating presyo sa ating mga coin. Pero yun nga po yung pinaka yung mga may error. 500 pataas lang yung at saka depende kung magustuhan nga ng buyer, kaya maghahanap kayo ng buyer sa coin group. Yung iba nyong coin, sa palagay nyo ay maganda yung error, pwede nyo pong i-PM sa akin. Meron nga pong nakita sa Facebook, yung ganito nya double die error, ang presyo nya ay 50k. Sa kanya naman yun eh, kung gusto nyong ganun ang presyo. Kaya lang, di tayo sure kung may buyer. Malay mo may buyer. Kasi po yung mga big time coin collector, willing po sila talaga na bumili ng mga ganyang coin. Kasi ini-exhibit din nila yan. Ayan po yung mga Antonio Luna na nakakuha ko, makikisap. Na isukli lang po sa akin or ibinayad sa akin. Yan. Kasi marami pa rin po dito sa Malolos na nagsisirculate na ganyan. Kaya hindi na po ako bibili ng mga commemorative coin. Gaya nga po ng sabi ng Central Bank, hindi naman kulang yung nirelease nila na mga commemorative coin. Merong para sa mga coin collectors at merong para mag-circulate. Kasi ginagawa din po yan ng Central Bank commemorative para maipaalam sa tao na ayan mga bayani natin. Ayan po. Yung pong sa akin, nabili ko nga po ng 500 plus shipping fee. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, huwag po kayo mag-iipon yan at sasabihin na nabibili ng 500. Hindi po yan nabibili. Ako lang po yung bumili. Pero ngayon, ayun na nga po. Meron na po akong isa. Hindi na po ako bibili pa uli. Kaya po huwag po kayo mag-iipon ng ganyan. Tapos sasabihin nyo na mabibili ng mabebenta ng 500. Hindi po totoo yun. Ako lang po yung bumili ng isang piraso. At nakabili na nga po ako. Kaya hindi na po ako bibili. Kung gusto niyo po mag-ipon yan, pwede naman po. Kasi hindi na po magre-release ng ganyan ang Central Bank. Bago na ang ating coin, NGC na, your new generation currency na.
yung si Apolinario Culinary Mabini na po ang ating 10 peso coin ngayon. Kaya po sinasabi ko, huwag po kayong mag-iipon nito sa pag-asang mabibenta ng 500 each. Hindi po totoo yun. Yung bumili nito at isang beses lang po ako bumili. Ito lang po, isa. Hindi na po ako bibili uli. Kasi nga marami pong nagsisirculate. Ayan po, makikisap pa. Sapat po ang bilang na nirelease ng Central Bank. Kaya po, huwag po tayong umasa na mabebenta tayo o yayaman tayo sa pag-iipon ng ganito. Hindi po totoo yun. Pero maganda rin po mag-ipon for collection lang. Kung may mga sobra naman kayo na ganyan, pwede nyong i-post sa coin group. Tapos, halimbawa, merong nangangailangan ng ganyan, pwede kayo nilang i-PM. I-PM nila kayo, mag-uusap kayo sa presyo o dinabenta yung coin nyo. Pero kung hindi kayo magpo-post at i-stay nyo lang yan sa ano nyo, sa taguan, hindi po yan mabibili. Ayan po, bubunot na po tayo ng para sa 100 Gcash. Tapos, ayan, madami-dami na rin ang nagko-comment, kaya bunot na tayo para makasali tayo sa raffle. Uy, JCW Recollection 100 Gcash winner. Paki-PM na lang po ako sa aking messenger, Lorena Villaflor. Ito po yung aking messenger, Lorena Villaflor. Para makuha ko yung Gcash number mo. JCW Recollection. Yan lamang po. Sana po maliwanag sa atin na nasa atin kung magkano natin gustong ibenta ang ating coin. Hindi po pwedeng sabihin ng isang vlogger na, ay, yan, 500 dyan. Hindi ko po pwedeng sabihin na ganito ang presyo, ganito ako. Ako lang po yung nagsabi nung, yun nga po, napag-usapan po namin na ganito ang presyo. Yun po. Ang presyo ng coin ay nasa buyer at seller. Kung magkano yung mapagkakasunduan nyo. Kaya dapat din po alamin natin kung rare ba or hard to find or semi hard to find ang ating coin. Yun lang po. God bless po sa lahat.